good morning. For today's video, meron lang pa ako share sa inyo kasi this time po, namamaga po talaga yung ipin ko. Ayan. So, dahil po siguro sa gum siya. So, meron lang ako i-share sa inyo kung ano yung mga home remedy kasi, like sa akin po kasi namamaga siya. Tingnan nyo guys, sobrang maga niya na dito na part. Ayan. So, meron kasi akong na research about this kung ano talaga yung home remedy po natin. So, this time, ito, ang ginawa ko po is, ito, nagano pa ako, nag-init pa ako ng water na maaligam-gam, then nilagyan ko po siya ng asin. So, pinapalamig ko muna siya, guys, kasi, parang iaano ko siya. Bali, inumin ko siya, then, parang, kasabi-sabi, paalimog-mog. Mag-gurgle ako dito tapos din niluluwa ko lang din siya after ko mababa dito sa part kung saan yung namamaga. So, ayan. So, nag-start po kasi ito yung time na bali inahawak-hawakan ko pa kasi yung gums ko nang yung kasi diba may sira ako sa ipin. So hindi natin may iwasan na talagang talagang hawakan ng dila ko yung part na kung saan yung gums ko dito sa part dito sa may sira kasi may sira po kasi so hindi may iwasan talaga na meron talagang papasok na kanin. So dahil hindi ko po kasi siya hindi ko pa siya na pabunot sa dentista, di ba guys? So ayan. So pag meron po kasi part doon na pag nakapasukan siya ng kanin, so hindi ko may iwasan na talaga na anuhin ng dila ko. So yun yung part talaga na namamagana siya. So pero napapansin ko pag every time na talagang hinahawakan ko siya sa dila ko, yung parang kumbaga parang nilalambing natin sa dila yung part dito sa kung saan yung sira. Kasi diba kinukuha natin yung kanin. Ayun, pag once na talagang nahawakan siya ng dila ko, talagang namamaga talaga siya. Napapansin ko talaga yun. So yun yung talagang iiwasan natin siya. Then ito naman sa case ko ngayon is, meron po kasi akong sira dyan. Tapos yung sa pinakadulo-dulo niya talaga, meron siyang, di ba pag tumutubo ang ipin natin, di ba nakaganon siya talaga, dapat nakaganyan. Ang sa akin kasi guys, baliktad, parang gumanon siya. So napapansin ko, kanina ko pa lang siya napansin, parang, meron siyang parang sugat, na parang may nan at taka. Pag hinahawakan ko siya talagang, pag pinipisil ko yung part na yun, talagang dumudugo, lumalabas yung dugo niya. Ayan, so parang napapansin ko parang parang infection po ata. Hindi ko na maintindihan kung ano. So, pag may time na po ako, papunta po ako sa doktor. So, ito, ko kasi talagang namamaga talaga siya. Bali, may sugat siya sa loob. Parang na-infection na siguro siya. So, ang ginawa ko po ngayon, guys, is iniinuman ko lang po siya ng amoxicillin muna. Then, ano ba yun? Amoxicillin then yung mifinamid para sa kirot niya kasi masakit po talaga siya guys. So obserbaran ko muna siya kung gagalin siya kasi di ba? Para naman yung sa mga yung amoxicillin para gamot sa mga yung may sugat then para pagalingin, di ba? I don't know, basta yun po yung ginagawa ko ngayon muna. Tapos pag iniinom ko kasi yun, nawawala yung pain ng ko. So yun po na mga twice a day ko na po siya minimaintain sa inom ngayon. Gabi at saka umaga pa ako nagiinom after ko mag-breakfast saka mag-dinner. So ayun, so ito ngayon, share ko po to sa inyo na ito isa po kasi mabisan talaga nagpapa, para hindi siya masyadong, para hindi na siya mamamaga kasi dati ang magang-maga kasi ito guys. So ito lang yung ginagawa ko, may nag-gurgle lang ako nito. Tapos, minsan, siya tinatamad ako twice a day lang. So, pero dapat mas maganda is tatlong beses po sa isang araw. So, mabisa po talaga to guys. So, yun po yung dapat natin iwasan guys na wag po natin talagang pakialaman. Kung pakialaman talaga yun. Huwag natin pakialaman sa dila natin yung gums na part na yun. Kasi isa po rin po yun sa kaya namamaga yung mga gums natin. Kasi masyado natin nilalabing sa dila natin yung mga part na yun. So dapat hindi natin siya pakikialaman. Hayaan natin. Ako kasi guys, nasanay na ako. Bali, nagiging routine ko na talaga yun. Na parang every time na may papasok talaga sa ipin ko na sa bulok kong ipin, as in bulok talaga, pag pumapasok doon yung kanin, so talagang dila ko talaga yung unang-una talaga. Siyempre, yun naman talagang ginagawa natin, di ba?
So, minsan talagang matagal ako talagang inaano-ano ko pa siya sa dila ko. Talagang ginaganyan-ganyan ko talaga yung part na yun, yung gums na yan. So, kinakalikot ko pa sa dila. Kaya siguro talaga na-infect siya. So, namamaga yung part na to. Then, kanina ko pa talaga siya nakita. Oh, kahapon at yesterday yun. Napansin ko na talagang para siyang may sugat na part doon sa... Tumubo nga guys, ang ganyan. So, dapat diba tumubo yung ipinakaganyan siya. Sa akin na part kasi nakaganyan. Nakahiga siya guys. So, medyo natakot ako kasi makamamaya delikado na siya, diba? So, yun yung part niya. Pag pinipintot ko yung part na yung may sugat, talagang malagas, lumalabas pa talaga yung nana niya at saka yung dugo, may halong dugo siya. Then, tips ko din po guys sa inyo, pag meron po kayong sira sa ipin, so dapat pabunot na po natin siya kasi isa po rin po yung time, isa rin po yan talaga na nakakahawa po yan sa mga hindi sira sa ipin. So much better na kung meron tayong sira sa ipin. So agapan na natin siya, wag na natin alagaan sa sarili natin. So wag na natin pong i-stayin siya dun sa loob. Kailangan pabunutan natin sa resita. Kasi guys, yung ibang part na hindi sira, talaga mahawaan po siya. So, ayun lang po. So, sa mga hindi nakasubscribe sa channel ko, please guys, do subscribe. So, pakalimutan i-bell notification po natin. Ayan, thank you so much for watching. I will see you on my next vlog.